Good morning, mga ka-adventure. It's a noisy morning. The dogs are in their cage dahil nandito po ang MAPECON. We found out a week ago na meron na talagang termite marks yung frame ng door, which is wood siya. So ngayon, we contacted the MAPECON people came and they inspected and they recommended just a general treatment. So ang general treatment daw na yan ay they will have to first secure yung roofing and a ceiling, no? Kung merong mga wooden parts doon, kailangan i-secure yon para hindi mag-collapse. And then yung mga everything na may wood, ano din nila, gagalawin din nila yun. Napafascinate ako sa mga ganitong klaseng bagay. You know, we don't pay attention to these things when skilled people like this do their job. But no, it's good to learn and find out how they do it, diba? So we can also educate ourselves, and at the same time we can learn how to protect or prevent more severe damage to our property. So tara, panoorin natin sila. Ayan, gusto ko lang ipakita yung isang sign, no, na talagang may termite infestation. So this looks severe. Ayan, no, talagang butas na. Ayan. So ito, tignan natin, ha. So iba yung tunog dito, mukhang hollow na kesa dito. Ulitin natin. Alam nyo, just a few weeks lang. Ang liit-liit lang ito. Liit-liit lang talaga. And last week, a few days ago ko lang napansin na ganito na pala siya katindi. Ayan. So, nandito po ang mga MAPECON boys. Dalawa po sila. Good morning, kuya. Ayan. Ito yun po yung mga tools na dala nila. Ready. So ngayon piniprepare nila ang kanilang solution. Ito kuya, no, ito na yung spray. Yan. So ano po yan, ano pong tawag diyan? 3D 200 yung chemical po ito. Ano, MAPECON product po pa talaga ito. Yan po yung anti termite, so for termite proofing. Naka gloves, then may normally, may mask, no? Kuya, may mask po kayo. And then, close shoes, pantalon, ganyan lang ang kanilang get up. So, ang gagawin, aakyatin nyo po yung ano, no? Kisame? Aakyatin, ma'am. Oo. Papasukin talaga ang kisame, doon sila magsisimula. So, yan ang exciting. Kasi kung kakasya kayo, kuya. Kasi ang liit ng butas. Diyan, papasok sa maliit na butas na yan. ngayon, merong exciting na na-discover. Ayan, may dalawang pusa. Nakapasok doon sa kisame. Ayan sila. Nasa kaya ang nanay nito? Oh my gosh. Nanay, naalan di ha? Mabuti hindi ka inanukoy. Ikamras. Hello, tingnan mo naman. Dito muna sila. Tingnan mo, lumaki na sila, oh. Naku, kaya lang, sinong gusto mag-adapt? Kasi, hindi pwede kami dahil yung aming mga alagang Dachshunds, mga hunters po yun. Kawawa po ito sila sa aming Dachshunds. Pero for now, naka-cage po ngayon ang apat. Kasya pala ang tao, koy. Ayan pala, oh. Okay, for now, nandun na ang ating MAPECON boys
sa taas ng kisamen, naririnig ko na po silang nagsispray. So they discovered yung dalang pusa at nandun pa raw ang mother, si Mama Cat. Nandun pa raw sa taas. At try natin kung kaya nilang kunin yung cat kasi ipalabas po natin dahil kailangan po ng feeding pa yung dalawang babies. Nananawagan po ako kung mga kaibigan ko na makakita po nito pag gusto, kung gusto nyo pong i-adopt yung mga kittens, ayan, kunin nyo na po sila dahil sigurado po kami, hindi po sila tatagal dito sa bahay. Dito po muna kami sa aming mini coffee corner. Kasama po si Hubby. Say hi, Hubby. At andito po yung aming discovered alaga. Ayan, natutulog po sila. Lumabas kami kasi naamoy na ho namin yung chemical, whatever it is. Although sabi ng MAPECON, it is botanical, but they cautioned that kahit ganun, they still follow all the precautionary steps, no? And they do precautionary measures. Everything that you use on your body, you use for food. Ayan, maingay na naman ang mga dogs kasi nakita nila. So yon, itatago. Or tatakpan lang. Ganyan lang. Okay, so tinignan nila itong isang wood cabinet. Ano yung kuya, sabi mo, meron ang mga signs, yung tunnel at saka dry wood termite. Ang dry wood termite, ano, paano nyo po malalaman yon? Nung may mahulog siya na bilog-bilog, ma'am, na ano? Makita siya na mata? Opo. Ah, okay, sige. O, iwanan muna natin si Kuya na mag-focus sa kanyang hinahanap. So, double check niya kasi made of wood po itong cabinet. No? Wala naman. Okay. Yan, so ngayon, puro mga sockets naman sa kwarto. Iniisa-isa nila. Kasi nga, connected naman lahat ng sockets because of the wiring. So, kailangang lagyan din ng termite bait. Na ano ito eh, nabaha itong bahay na to noon. So, medyo malambot daw. Nilagyan lang nila as a preventive measure. Yan. So, ayan yung, ano. Tapos, nilagyan din ng powder. Okay. So, mag-dry yan. Safe naman, kuya, na punasan namin. Ah, kami na lang, mayroon punas, ma'am. Okay na, oo, sige. Okay. So, bubutasan para dyan ilagay yung treatment. Doon talaga sa corner. Sa corner ng wood. Okay, here goes sa treatment. Ups! Hala! Hala na, asa imo ha? Lumabas! Yan, 1961 to 2021 na ang MAPECON, 60 years. Grabe. Ah, 60 years na pala. Kasi ito ang pag sinabi nating termite treatment, MAPECON talagang pumapasok sa utak ng tao. Pero ang sabi ng MAPECON is meron dito sa
General Santos City, meron na 20 po silang competitors. Grabe, hindi ko alam ganyan pala kadami. At ganyan pala kalaki ang problema natin sa termites. Di ba? Kung ganun kadaming kumpanya na pumasok sa ganyang business, pero hindi lang naman termites, ano pang mga, ano nyo, kuy? Mga basali na lahat, ma'am. Yung sa mga APs, taga... Pest. Lahat ng pest. Pero, pest control, pero sa mga farms, hindi, kasama pa yon. Ay, hindi. Residential and commercial na mga buildings. Ganun lang. Ah, okay. Natapos rin sila. So, nilinis na nila ang mga corners. And then, merienda muna sila. So, ayan silang tatlo. Yung isa nandoon sa isang maliit na cage. Diyan muna sila kasi kailangan ni-spray yung paikot sa buong bahay. So, kung ipadry muna bago namin sila ipalabas ng cage. Kasi, for sure, mag, ayan, stay there first. Sisi, just stay there, okay? Ay, no, wawa, Sisi, no. Mamaya na, Sisi, ha? Mamaya na, ha? Padry muna natin. Then, saka na kayo maglabas ng cage, okay? Okay, so tapos na. Actually, ang desisyon tungkol sa pusa, ibabalik na lang namin sila doon kasi for sure hahanapin sila ng kanilang ng mommy cat at saka hindi namin alam anong gagawin sa kanila. So, doon muna sila sa balik sa Kisame. Hayaan na lang muna namin. So, yun po yung aming termite treatment adventure ngayong umaga. Kaya wala po akong magawang work ngayong morning na interrupt yung aking pag-check ng mga requirements ng mga students kasi yun nga kailangan naming ipakita ang sa mga MAPECON personnel, crew kung saan po yung mga socket, saan yung mga issues na nakita namin. But it's a good day. It's sunny today after days of rain. And so, we are now termite treated. And we pray na hindi na po sila babalik. Although, meron pa po yung ano, 1 year na nakaano po yan. Imo-monitor po yan ng company. So, yan po. Have a good day, everyone. And see you in my next adventure. Bye-bye.